Kaya kanina hindi tayo pinapatawad nung enforcer eh. Alam mo mahal, sa itsura natin kanina, ayaw nila maniwala. Hindi naman wala tayong pera. Diba? Dalawa GoPro mo. Tapos mga cellphone pa natin, nakalanta. Tapos yung mga, itong, alam mo yun. Sino maniniwala wala tayo? Sabi mo pa magkano naman pera natin, 700. Ayaw talaga tayo magkano. Ito sabi niya, hindi ako naniniwala dito. Mayaman itong mga... Hindi nga kasi ka panipaniwala. Kahit anong pakiusap ko, sir, wala na po talaga, 700 lang po yung pera na. Ayaw maniwala, dapat pala pinakita mo eh. Pinakita ko na nga yung wallet ko. Sir, wala na naman yung wallet ko. Ito lang po yung natira sa amin. Eh, di ba yung bag ko may bulsa maliit? Binuksan ko, di ba? Pagbukas ko ng ganun, sumilip yung nakabulbul. Liyempo. Wala daw. Wala na? Hindi na tayo umabot? Hindi na. Yung ano na lang order natin. Ano ba yan? Hindi talaga pwede pakiusapan. Baka kung ano lang mga ready to eat nila. Baka pwede humabol lang. Wala na rin kahit kape. Wow. Okay. No problem. May nauba naman tayo eh. Grabe, napakasarap. Napakasarap dito. Hindi na kami umabot sa merienda. Buti na lang safe na yung dinner namin. Ha, sinigang sa nababoy. Sinigang nababoy. Ayan. Di pa rin ako makamove on talaga kanina. No? Walang yun. Pero seryoso, first time ko dito sa Camayaku. Sarap no? Ganda pala yung mga lugar ng mga social na mga resort. Babawi tayo sa pool na to bukas pagising natin. Last 3 minutes na lang. Buzzer beater tayo dito sa pool na to. Pero naka-ready na yung dinner na. Maaga lang nagsasara yung mga restaurant dito. Yung mga pagkain. May cut off time eh. Let's go! Aho na! Pinapaahon ko na! Bukas naman ng umaga! Natulog love! Skyly! Natulog love! Gusto ko love love! Gusto ko na swimming pool! Pwede na lang tayo. Bawal. Pwede! Sa ano ko na lang, sa bathtub ko na lang magbabad magdamag. Pagkain natin. Ikaw magdala ng pagkain. Nakaching ako. Wag na, mag-edit ako eh. Baka makatulog ako. Sige po. Sad life po. Ice cold beer! Cut off na, wala tayong beer. Kain na lang tayong sinigang na baboy. Wala, bawal. Lamon na lang tayo. Sir, bukas sir ha? Oh, sige. Okay po. So, sige. 8:30 bukas ng umaga. Mag-swimming pool tayo. Mag-edit na muna ako. Ngayon ba tayo disappointed dito? Oo naman! Gusto ko magdamag ako na sa swimming pool eh. Okay tayo, kape. Grabe, sobrang lamig dito. Malamig sa labas, malamig dito sa loob. Walang control yung aircon. Walang control yung electric fan. Mukha tayong fresh tuna nito. Ang damag. Okay. So, ganito ang buhay ng isang bitin. Alam niyo yun, yung parang marami ka pa sanang gustong gawin. Pwede pa, kasi merong bar sa baba.
hindi siya nagbubukas hanggang 5 PM lang. After 5 PM, wala nang ibang ganap. So talagang sakto lang kasi mag-edit na ako. So ganito yung buhay ko kapag bumabiyahe, di ba? Kaya ako nakakapag-daily. Kasi every time na nagbablog ako at yung mga walang uwian, umaga, tanghali, after lunch, marami tayong ginagawa. Mag-vlog ka na ng mag-vlog, gawin mo na lahat ng mga gusto mong gawin sa pag-vlog. Pero pagdating ng alas 4 ng hapon, editing time na yun hanggang sa makapag-upload ng gabi. Okay na yung food? Okay na? Ay, kumakain ka na! Bait talaga nitong kasama ko. Tayo? Siyempre. Napakatahimik na ng resort. Alas 5 ng hapon. Wala ng katao-tao. Oh, kanina, hindi ko lang naipakita, pero kasi kanina, may mga nakalagay na don't feed the monkeys. May mga nakita kami mga unggoy dito kanina kasi ito palang likod ng resort na to. Actually, yung area na hanggang dun is napakalaking gubat. So may mga unggoy na mga wild na pinagbabawal pakainin dito. Kasi namimihasa daw. Tapos yung mga unggoy daw dito, nagnanakaw daw ng mga gamit. Mga cellphone daw, tinatangay, dinadala dun sa gubat. Yung iba ng mga cellphone, nasa-save lang daw, sabi ng mga lifeguards dito. Hindi ko lang alam kung gaanong kadaming cellphone na ang ninakaw ng mga unggoy na yan dito. Dinala dun sa kagubat. Ang klaro, no? Kaya nga labas tayo, mahal. Ngayon na ba? Oo, mamaya na yung edit mo. Labas muna tayo. Mamaya na. Intro lang. Ay. Papagana. Hindi na. Hindi ka na. Intro lang. Pakinggan ko lang yung tulog. Ay. Saglit lang tayo, mahal. Kasi pag ako tinamad, wala mapapanood yung mga first timers. Ah, sige. Pag tayo nagutom mamaya ng gabi, wala na tayo kakainin. May tubig, wala tayong dito, ha. Pag yan, wala ng paruto, wala manumod, wala akong kikitain, wala tayong kakainin. Mamili pwede ka. Pwede mo. Ah, mamimili ako. Bakit? Bili mo na tayo food. Let's go. Wala tayong mabibilang pagkain dito. Yung susi. Sakin. Okay. Pagkakas ka. Patos ka yan. Yung problema kami. Wala na kami pagkain. Mamaya ito magkano kami pagkain. May pupunta daw na first timer. Yes. Hindi siya natatakot pumunta dito. Sobrang... Hindi, tigal dito siya eh. Saan sa? Ang inaano lang niya is baka doon di siya papasokin sa kamayan dito sa resort. Sabi ko, lalabas naman tayo. Gusto ko lang talaga niyang makita. Okay. Pabili mo na siya ng pagkain. Pinabili ko na. Natin. Sabi ko, baka pwede. Oo. Tubig. Sige, bayaran natin. Nagtatransfer ba siya ng ano? Tumatanggap siya ng GCash? Oo, ang daming pera. Magkano GCash mo? Ay, oo. Ba't yung papakita sa'yo? Tingin! Napakadamot to! Tingin! Baka magulat siya, sabihin mo, may nagtago ako. Oo? Tingin ako! Sige lang, pakitaan kita. Eh, dami niyan. Gusto mo ba? Oo, dami ng pera. Tinatago sa akin. Hindi o. Eh, tingin. Tagal! Tagal eh. Bagal ng internet eh. Kasalanan ng internet. Oh? I-share ko na nga sana sa'yo eh. Handa ka na ba? Oo. Matingin ako, Willy! Matingin ako ng Gcash mo! Baka sabihin, mayabang ako. Takayabang talaga. Nakakainis. Matingin ako. Oh. Magkano yan? 664. Wow, mayabang na! Kaya lang talaga, mukha lang akong may pera tignan, pero... Okay. Ayun po ang laman po ng Gcash ko. 664. So, don't skip ads, mga person. Mga totoong mayayaman po dyan. Ayan. Ito po yung GCash number ko. Mag-transfer na lang po kayo. Kahit 1K po yung... Any pinaka- amount? Any amount. Pero 1K yung pinaka... Minimum? Minimum. Wow naman. Wow naman. Kahit 100 pesos. Okay na. Basta pinagsama-sama yun eh. Kaya kanina hindi tayo pinapatawad nung enforcer eh. Alam mo mahal. Sa itsura natin kanina. Ayaw nila maniwala. Hindi mo naman wala tayong pera. Totoo. Dalawa GoPro mo. Promise. Oh, di ba? Di ba? Dalawa GoPro mo. Oh. Tapos mga cellphone pa natin, nakalantad. Tapos yung mga, alam mo yun. Sino mo niniwala wala tayo? Sabi mo pa magkano naman pera natin, 700. Ayaw talaga sa
tayo mag-ihan. Ito ang sabi niya, hindi ako naniniwala dito. Mayaman itong mga... Hindi ako panipaniwalang wala kaming dalang pera. Sino bang babiyahin na kita? 700 baon. Pero wala na po kasi kami yung panggas eh. Eh, ikaw, maniniwala yung pulis sa'yo? Nung nakikita ka, gano'n, walang panggas. Kaya tinuluyan tayo. Tapos, eto pa eh. Oh. Ang napakita ko bang sa kanya, first time moto. Oh. Ano nakalagay? Ano? Oh. Marketing manager. Eh kung pinakita mo may iyo, una. 700 yung dala. Eto pa eh, malilita po kasi sa meeting namin, business po yun. Yeah, shout out po sa lahat ng mga pulis ng SBMA. Huwag po kayo tumingin sa panlabas. Sa panloob po kayo. Sa panloob po kayo. Wala po talaga kami. Pupunta po kami ng 700 lang ng pera namin. God. Seryoso? Oo. Oo, oh, kumikin. Eh, pinakita mo ah. Tikas mo. 600 plus. Akin yun. Oh. Oh, may 1-2 na tayo. Ipa-deliver ka ng Jollibee sa first timer dito. O baka hirita mo pang libre na lang yun. Sticker lang mo, dapat na. Sticker! Pero kung sino mo yung first time mo na pupunta dito, laki pasasalamat natin. O laki pasasalamat namin. Wala kami makakain ngayong gabi. Parang lunch natin yun. Lunch natin yung kinain natin. Tipid na tipid yung subo ko kanina. Baka mamaya wala na kapal. Gusto ko pa kumain pero wala na kapal. Yun, inaubo na ako. Bulan eh. O ano naman? Parang hindi ka takot ah. Oo, oh, hindi ako takot kasi nagpa-vitamins tayo. Oo, dog. Okay, nagpa-vitamins nga pala kami. Ang ininom namin yung vitamins araw-araw mga first-timers, tigda 2,000 miligram. Ganun kalakas. So, kahit ulanin kami dito, wala namang ilalakas yan. Yabang. Lord, wala lang ilalakas yan, Lord. Yun na yan? Yun na yan. Hindi natin makutuloy yung mga ano, ha? No? Mga pulis ano doon, no? Oo, hindi. Hindi naman. Nakikiusap tayo. Hindi nga kasi ka panipaniwala. Kahit anong pakiusap ko, sir, wala na po talaga 700 lang po yung pera na. Ayaw mo niwala. Dapat pala pinakita mo eh. Pinakita ko na nga yung wallet ko. Walang laman. Walang laman yung wallet ko. Nuksa mo yung bag mo. Yung bag ko. Pagbukas ko, sir, wala na po. Sabi ko nga, di ba? Sir, wala na naman yung wallet ko. Ito lang po yung natira sa amin. Eh, di ba yung bag ko may bulsa maliit? Binuksan ko, di ba? Pagbukas ko nang ganun, sumilip yung naka-bowl-bowl. Naka-roll doon. Grabe. Kung alam lang niya kung ilang helmet yung pinagbibenta namin, magkaroon lang ng ganun. Yan yung experience namin ngayon na hindi namin makakalimutan dito sa biyahe. The next day. Loaded na yung vlog natin. Good morning mga first timers. Ulan ng ulan. Grabe, magdimag. Mga first-timers, walang tigil yung ulan. Hanggang kanina pagising namin ng ulan. Ngayon lang medyo humupa. Pero today, makalawang araw natin dito sa Camayon Resort. Dito sa Subic. Kakape tayo. Bukas na yung kainan dun. So makakapili na tayo ng maayos na pagkain. At magsiswimming tayo sa pool na yan. At lalo na dun sa beach. May enjoy natin, no? Magpipicture-picture tayo dyan pang Instagram natin. Tara na! Good morning! Good morning! Excited na akong umorder ng pagkain. Free breakfast naman tayo. Ah, free ba? Yeah. Yun pala eh. Maraming salamat, Phil Wonders. Maraming salamat. Sobrang na-enjoy namin at susulitin namin itong bakasyon na dinilinin nyo sa amin. Kaya sa mga gustong magkaroon, maka-experience din ng ganitong klaseng bakasyon na walang kahasil-hasil, ay mag-PM lang kayo sa Feel Wonders. At hindi na kayo mamroblema kung saan kayo pupunta, hindi na kayo mamroblema kung saan kayo po pwede puntahan.
Phil Wonders na ang mag-aalis ngayon sa mga isipan nyo. Sila na mismo mag-offer sa inyo kung ano yung mga lugar na pwede nyo puntahan, kasama yung pamilya nyo, sa yung mga lugar na maluwag na puntahan at safe. So, PM Phil Wonders sa Facebook. Sarap ko. Umakit pa naman yung mga unggoy daw dito. Nagda na ako ng mga akong anong gamit, mga cellphone nila na ako. Kalibang unggoy na. Unggoy talaga yun. High touch. Grabe. Sarap dito. Alam nyo, ang huling punta ko dito sa Subic na nag-stay ng ganito katagal. I mean, hindi naman katagal. Ang parang nag-overnight. Maganito ko lagi swimming. Year 2001 ko siguro. Kasama pa yung mga kamag-anak ko. Yung pamilya yung umaalis. Tagal na yun. Pero sana in time madala ko dito sila nanay. Morning! Ayun. Breakfast tayo. You must go. Ayan. Grabe. Ayan, ang totoong good morning mga pers. Napakaganda dito. Ito daw yung dagat na sinasabi ng mga guards dito na sobrang kalalaki doon ng mga talakitok dito. Mga 25 kilos daw ganun kalalaki yung talakitok dito. Barracuda. Kaya binagbabawalan ng mga huli ng isda dito. Ganda, di ba? Breakfast time! Breakfast time! Thank you po. Kailangan pala ng stab. Stretching yun. Para saan? Para sa breakfast. Let's go! Wow, sarap! Pitanggit yung breakfast ko. Ano sa'yo? Sa'kin hot dog. Hot dog? Yeah. Misa ka lang makatikim ng tanggit eh. Basic. Sa kape, ayan na pala. Good coffee. Tapos merong dagat, no? So, okay na ako dito. Ay, mag sugar. Hindi na. Sugar. Sugar. Yun. Tanggit. Tanggit ako. Maraming salamat. Sarap din talaga ng tulog ko. Ikaw, lalo ng tulog mo eh. Nag-edit pa ako. Tulog na humili ka na eh. Wala, tanggit. Grabe, napakasarap ng breakfast. Ubos na ubos. Ma'am, sayang. Oh yeah, sayang. Ang dami nagre-react dun sa video natin yung unang upload. Regarding dun sa violation namin. May humihingi ng ticket mo? Kasi sa tingin nila, wala tayong kasalanan? Hindi. Sa akin dito, hindi ko pinagpipilitan na, hindi namin pinagpipilitan na kasalanan namin o hindi. Basta, ang alam namin, kung nagkaroon kami ng violation, is violation, wala naman. Pero yung mga tao, nagre-react dun na wala daw. Comment yun lang kung ano yung mga reaction nyo dyan. Naliligo tayo dyan. Mas may enjoy natin ngayon kasi maliwanag.